sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. At ngayon, narito si Bon Ilagan at Mare Yao. Makalipas po ay kaapat ng hapon, narito po ating headlines para sa IZ Balita Nationwide, panghapong edisyon. Today, November 17, araw po ng Miyerkules 2021. 126 na party list group na naghahain ng kandidatura para sa election 2022, ibinasura ng COMELEC. Pagbibigay ng booster shot sa mga senior citizens, balak isabay ng palasyo sa National Vaccination Day. Implementasyon ng Phase 1 at Phase 2 in-person classes para sa higher education sa bansa, aprobado na ng IATF. Sa ating police report, 2.3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Taguig City. At balita sa ibayong dagat, 5 patay matapos ang isang gas explosion sa Nigeria. Sa ating balita, ang pampalakasan, pre-season games ng NBA gaganapin sa Abu Dhabi, UAE. Sa ating showbiz at trending na balita, Camille Prats binuhat ang 65 kilos na barbell, nag-alahay Dilim Diaz. Alamin po ang latest sa Piso kontra Dolyar. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nasa IZ Balita Nationwide. Dapat mapakinggan po tayo sa iba't ibang panig ng ating bansang Pilipinas. Ang DWIZ sa atin pong panghapong edisyon ng newscast. Ito po ang inyong lingkod, Mon Ilagan, minus ang aking kapartner si Barry Yao. Sa detalye ng ating mga balita, dumating na sa bansa ang karagdagang 3.5 million doses ng Sinovac COVID-19 vaccines ngayong araw. Ayon kay Vaccine Sa Carlito Galvez Jr., umabot na sa mahigit 54 na milyon o 54 million doses ng Sinovac vaccine sa natanggap ng Pilipinas. Bago gunitang inaprubahan na ng Food and Drug Administration ang paggamit ng Pfizer, AstraZeneca, Sputnik Light at Sinovac vaccine bilang booster doses. Ngayong araw din, sinimula ng gobyerno ang pagtuturok na ikatlong bakuna kontra COVID-19 sa mga fully vaccinated healthcare workers. Anim na sandali, makalipas po ay kaapat ng hapon, pinag-aaralan na ng gobyerno kung maisasabay nito ang pagtuturok ng mga COVID-19 booster shot sa mga senior citizens sa isasagawang 3-day national vaccination drive ng pamahalaan. Sinabi ni DOST Vaccine Development Expert Panel Head Dr. Dina Gloriani na maaaring makuha na mas maaga ng mga senior citizens sa bahagi ng A2 vaccination group ang kanilang additional doses depende sa rollout ng booster shots ng healthcare workers. Dagdag pa ni Gloriani, maaari rin makatanggap ng booster doses sa mga individual na may comorbidities o nasa A3 group sa unang linggo ng Desyembre. Sa ngayon, mahigit 70 milyong individual na ang nabakunahan sa Pilipinas buhat nang magsimula ang antivirus jab sa bansa nitong buwan ng Marso. Sandali, makalipas po ay kaapat ng hapon, aprobado na ng Food and Drug Administration ang aplikasyon ng Serum Institute of India Private Limited hinggil sa Emergency Use Authorization o EUA ng Covavax vaccine contra COVID-19 sa Pilipinas. Sa laging handa briefing, sinabi ni Director General Eric Domingo na maaring ibigay sa 18 taong gulang pataas ang Covavax vaccine na kayang pumigil sa pagkakaroon ng iba pang impeksyon sa baga. Ayon pa kay Domingo, ang bagong klase ng bakuna ay may efficacy rate na 89.7% at nagpakita ng very mild adverse events sa clinical trial nito. Sinabi rin ni Domingo na posibleng magamit ang mga bakuna sa bansa bago matapos ang taon o sa susunod na taon. Ibibigay ang 2 doses ng bakuna sa interval na 3 hanggang 4 na linggo. Sa ibang balita, umabot na sa 91.74%
na porsyento ang vaccination rate sa Baguio City. Ayon sa EPE ng Public Information Office o PIO Baguio City, Aileen De Fuerzo, lagpas na sa 90% ng target population ng vaccination rate ng Baguio. Dahil sa puspusang pag-iikayat ng lokal na pamahalaan sa mga residente ng siyudad na magpapabakuna. Batay sa dilabas na vaccination statistics ng Baguio City, nasa 257,000 na ang bakunadong individual at may 212,000 ang fully vaccinated sa mga ito. Pumirma na ng kontrata ang Pfizer na nag-autoriza sa malawakang global access ng kanila experimental COVID-19 pill. Ayon sa Pfizer Incorporated Promising Weapon, ang kanilang oral drug na Paxlovid pill bilang panlaban sa pandemya na maaari maging kapaki-pakinabang sa mga bansa at lugar na may limitadong akses sa bakuna at mababang vaccination rate. Nangyari ang kasunduan sa pagitan ng Pfizer at Medicines Patent Pool na isang United Nations-backed public health organization. Sinabi ng Pfizer na batay sa kanilang interim analysis, 89% ang naibabawas ng antiviral pill sa tiyansang ma-ospital dahil sa COVID at pagkamatay bunga ng severe symptoms ng sakit. Sa ngayon, hindi pa nagsusubiti ang Pfizer ng authorization application sa U.S. Food and Drug Administration para sa kanilang COVID-19 pill at nangako maisa sa katuparon ito bago matapos ang buwan. Sa ibang balita, nagbukas ang Department of Labor and Employment ng programa para sa pagkuha ng mas maraming encoders upang tugunan ang COVID-19 vaccination data backlog. Ayon kay Department of Interior and Local Government, Undersecretary Jonathan Malaya, binuksan ng DOLE ang Government Internship Program para tumanggap ng mga karagdagang encoders. Aliya, habang tumataas ang target na bilang ng mga babakunahan, ay kailangan rin ng mas maraming encoders upang itala ang vaccination line list na ipinadala sa Department of Information and Communications Technology o DICT at Department of Health. Kasunod nito ng babala ng DILG na magbibigay sila ng show-cos order sa mga lokal na pamahala na hindi makakapagsubiti ng vaccination records araw-araw. Inalis na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang moratorium sa pagpasok ng mga bagong ride hailing transport network companies o TNCs. Batay ito sa memorandum na inisyo ng LTFRB nitong nakaraang kalipas na November 12. Una nang sinuspindi ng LTFRB ang pagtanggap ng mga aplikasyon ng TNC noong August 2018 matapos makatanggap ng malaking bilang ng mga aplikasyon. Samantala, ang mga interesadong aplikante ng TNC ay kailangan magbayad ng accreditation fee na 30,000 piso bago maghahain ng aplikasyon, gayon din sa pag-renew ng kanilang mga accreditation. Alas 4:11 ng hapon sa bahaging ito, alamin natin po ngayon ang report ng ating kasamahan mula sa labas, si Patrol Number 5, our senior correspondent, mula po sa pinaka-latest na COVID update sa Department of Health. Patrol Number 5, come in. Nadagdagan ang mahigit 300 o kabuang 1,190 ang mga individual na tinamaan ng COVID-19 ngayong araw. Mas mataas na italang 849 kahapon o yung kabuang aktibong kaso na 23,846. Mayroon namang naitalang 2,759 na gumaling o kabuang 2,750,531 na gumaling, abang may 309 na bagong pumanaw o kabuang bilang ng sumakabilang buhay dahil sa COVID-19 na 46,117. Ayon sa pinakahuling report ng DOH, lahat ng mga laboratorio ay operational noong November 15, habang mayroong isang laboratorio na hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base sa ulat, sa nakaraang 14 na araw, ang contribution ng isang laboratorio na ito ay humigit kumulang sa 0.1% sa lahat ng samples na nasuri at 0.1% sa lahat ng positibong mga individual. Sa pangkalahatang kaso, umabot na sa 2,820,494
ang mga nagkasakit ng COVID-19 sa bansa mula na magkaroon ng pandemya sa buong daigdig dahil sa COVID-19. Ito sa Patrol No. 5 ay higit pa ang kutukulat. Siyempre naman tayo ng lakas ni WIC. Salamat Patrol Number 5. Aya Yupanqua na bigay sa oras po natin 13 sandali makalipas po ay kaapat ng hapon. Samantala, ang report naman ni Patrol Number 9 nakakulong na magkapatid na Dargani. Apat ang kinuhang abogado, isa dito ay dating taga Malacañang. Detalye ng balitang 'yan kay Sally Ortega Bueno. Apat nga ang hinayan na abogado na magkapatid na Muhit at Twink Dargani ng family kung saan isa rito ay dating taga Malacañang. Sa isang liham na gabi sa magkapatid na Dargani sa Blue Ribbon Committee na may apat silang abogado na tutulong sa kanila sa pagharap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito si Attorney Roy Capunan, Attorney Demetric Felix, Attorney Daryl Richie Valles na noong una itinatanggi pa na dati siyang konektado sa Malacañang bagamat inamin na siya ay taga Davao City at isang hindi pa pinangalanan. Samantala, sumulat din ang magkapatid kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon para hilingin na ibigay sa kanilang ina ang kanilang pasaporte at tatlong cellphone na kinumpiska ng security team ng Senado na umaresto sa kanila. Personal daw nila itong gamit at hindi naman daw kontrabando kaya't wala silang nakikitang legal na basihan para patuloy na ito ihawakan ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Banta raw sa kanilang privacy ang paghawak ng ibang tao sa kanilang mga personal na gamit. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa Impila Metodong Nakas sa DWIZ. Maraming salamat Patrol Number 19. Sa ibang balita, inaprubahan na ng IATF ang resolusyon na naglalayong i-adopt ang proposed implementation ng Commission on Higher Education kaugnay sa limited face-to-face classes sa lahat ng kurso sa ilalim ng alert level system ng COVID-19 response ng ahensya. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles, nakasaad sa proposal na ito na inaatasan ang CHED na ipatupad ang phase implementation program upang masiguro ang maayos at ligtas ng muling pagbubukas ng mga higher education campuses sa bansa. Sa Disyembre ng kasalukuyang taon, kinakailangan na maisagawa na ang Phase 1 implementation ng naturang programa kung saan lahat ng higher education institutions sa mga lugar na nasa Alert Level 2 ay maaaring ipatupad ang limited face-to-face classes, habang ang Phase 2 ng limited face-to-face classes sa mga lugar na nasa Alert Level 3 ay dapat na masimulan sa January 2022. Sa ibang balita, alamin natin ang report ni Patrol No. 17, Jopel Peleño, Moderna, hindi maaaring gamiting booster shot contra COVID-19 dahil sa kawalan ng EUA amendments ayon sa Food and Drug Administration. Detalye ng balita yan kay Patrol No. 17. Mayor nilaw nga po ngayon ng Food and Drugs Administration o FDA kung bakit walang Moderna sa listahan ng mga bakuna na gagamitin bilang booster shots contra COVID-19. Sa laging handa briefing, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na hindi maaring ibigay bilang booster shot ang Moderna dahil sa hindi aniya ito nag-apply ng amendment o pag-amienda para sa kanilang Emergency Use Authorization o EUA. Pero paglilinaw ni Domingo, kasama ang kumpanyang ito at ang Janssen sa mga ikinukonsidera ng DOH para magkaroon ng EUA amendments. Kaya kung makikita aniya sa inilabas na listahan ng kagawaran ng kalusugan, kasama minsan dito iyong Moderna at ang Janssen vaccines. Subalit sa kabila niyan ay hindi naman aniya naghain ang kanilang application for EUA amendments ang kumpanyang Moderna. Ito sa Patrol 17, Chopper Peleño nag-uulat. Para sa Impilang May Toro Lakas, DWIZ. Number 17, Jopel Peleño, alas 4:17 ng hapon. Babalik po ang news headline afternoon edition. Nagbabalik po tayo sa IC Balita Nationwide panghapong edisyon. Ako pa rin ang inyong tagapagbalita, Mon Ilagan. Tuloy-tuloy na balitaan. May report si Patrol Number 11, Lingguang Antigen Test.
sa mga lalawak sa pagbabalik ng face-to-face classes, inihihirit. Detalye ng balitang yan kay Tina Nolasco. Hindi mandatory ang pagbabakuna ang kailangan kundi COVID-19 testing. Ito ang binigyang diin ng Kabataan Party List kaugnay sa requirement na kailangang bakunado ang estudyante at guro na lalawak sa pilot testing ng face-to-face classes. Ayon sa partido, magdudulot lamang ng pagkaunsyame ang mandatong ito sa pagbubukas ng klase. Hirit nito, dapat na magsagawa ng linggo ang antigen test sa mga mag-aaral at school personnel upang matiyak ang kalusugan ng mga ito. Dagdag ng Kabataan Party List, mas paigtingin ang pagbabakuna sa bansa at hindi dapat buksan lamang ang mga paaralan para sa fully vaccinated. Matatanda ang inihayag ni TRED Chairperson Popoy de Vera na mahirap at magiging magastos kung magsasagawa parati ng antigen test sa mga school personnel. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Tina Nolasco, alas 4:21 ng hapon. Alamin natin report ang pagbabalik ni Patrol No. 19, IATF, di desisyonan bukas kung pwedeng iklian pa ang quarantine period sa mga uuwi sa ating bansa. Detalye ng balitang yan, nagbabalik si Patrol No. 19, Celly Ortega Bueno. Pag-uusapan at didesisyonan bukas ng Interagency Task Force at Department of Health kung maaari pang iklian ang quarantine period sa mga umuuwi nating kababayan. Itiniyag ng DOH sa deliberasyon ng kanilang panukalang budget para sa susunod na taon. Makarang itanong ni Senate President Vicente Soto III kung magluluwag ba sa pinatutupad ng health protocol sa inaasahang pag-uwi ng marami nating kababayan sa nalalapit na Kapaskuhan. Ayon kay Senator Pia Cayetano, nagdidepensa sa budget ng DOH, kinukonsidera ng IATF na kapag ang darating sa bansa ay mula sa green country, hayaan na silang direkta makauwi sa bansa kapag negative o makauwi sa kanilang bahay kapag negative sa COVID test at kung fully vaccinated. Pero kung hindi pa bakunado, ay sasailalim sa quarantine kung saan sa 7 araw ay titest at kapag nagnegatibo, pauwi na sa bahay para doon kompletuhin ang 14-day quarantine. Samantala, sinabi rin ng DOH na sa ngayon, 25 gamot kontra COVID-19 ay sinasailalim sa clinical trial ng iba't ibang manufacturer. Ang kay Soto, sana dahil dumating ang panahon na makapag-manufacture tayo ng mga gamot kontra COVID-19. Samantala, plano din ng Senado na gawing flexible ang nakalaang pondo sa DOH para pambili ng bakuna. Ito para sakaling kung maayos at matagumpay na yung vaccination sa bansa, maaari nang gamitin ang pondo sa pambili ng medisina. Sinabi kasi ni Soto na mayroon na ngayong COVID-19 oral antivirus medicine kung saan ay agad nang bumili ang Estados Unidos at United Kingdom at kada mapag-iwan na naman tayo. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, nagulat sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Maraming salamat, Patrol Number 19, alas 4:23 ng hapon, PNP, nanindigang patas ang pag-awak nila sa mga kaso matapos ibasura ang drug case laban kay Julian Ongping. Detalye ng balitang yan, ire-report ni Patrol Number 9, J. Mark Dagala. Nanindigan ang liderato ng Philippine National Police o PNP na nagtatrabaho sila ng walang kinikilingan. Ito ang reaksyon ni PNP Chief Police Lieutenant General Leonardo Carlos matapos na muli silang batikusin ng ibasura ng korte sa La Union ang kaso laban sa anak ng negosyante na si Julian Ongpin. Ayon kay Carlos, walang mayaman pumahirap sa pagtrato nila sa mga kaso. Kung may ebidensyaan niya, ginagawa nila ang lahat para maparusahan ang dapat maparusahan. Gate pa ng PNP Chief, malawak ang sakop ng justice system sa bansa at ang PNP ay tagapagpatupad lamang ng batas. Gayunman, aminado ang PNP Chief na may pulis din talagang nagkakamali, subalit hindi nila ito binabaliwala at agad silang naguutos ng automatic review sa kaso. Una na rin binatikos ang ina ng artist at painter na si Bree Johnson ang PNP dahil sa mistulang pagiging incompetent o mahina dahil sa madalas mabasura ang mga iniyahain nilang kaso. Patrol 9, J. Mark Dagalan, ulit sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Alas 4:25 ng hapon, nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga dayuhang mas nais magtungo ng Pilipinas na mag-apply ng Temporary Visitor's Visa at Entry Exemption Document o EED na makukuha sa Philippine Post ng kanilang bansa.
Kabilang dito ang mga Pilipino balikbayan at mga dayuhang may valid at existing visas na inissue ng BI o ng anumang Philippine government agencies. Kasabay ng paalala ng BI, nilinaw naman ito na bawal pang pumasok ang mga dayuhang turista sa ating bansa. Kumpiyansa ang Philippine Navy na lalo pang mapapaigting ang pagtatag ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Russia. Ito'y makaraang dumaong sa Maynila ang limang mga sasakyang pandigma ng Russian Pacific Fleet para sa isang port call o pagpapalit ng supply at pahinga ng mga sasakay nito. Bahagi ng Russian Navy Fleet contingent ay ang Corvette Gremia Ship, Corvette Gremia Shishe, at dalawang submarine tanker Pachanga at support vessel na Alatao or Elata. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Commander Benjo Negranza, ang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa Russian contingent ay patuloy lang ng pagtataguyod ng kapayapaan, katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Ipinasura ng Commission on Elections o COMELEC ang ilang party list group na naghain ng kandidatura para sa election 2022. Ayon kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, 126 na party list group ang tinanggihan ng naturang ahensya. Samantala, hindi pa inilalabas ng ahensya ang buong listahan ng mga tinangging grupo. Sa kabuuan, higit 270 ang mga party list group na naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance nitong Oktubre. Ipinanawagan ni Kabataan Party List Sara Ilago ang mga karapatan ng mga kabataan at mag-aaral. Kasabay ng pagdiriwang ng National Students Day, ngayong araw sinabi ni Ilago na matagal na ipinaglalaban nito ang free higher education, academic freedom, youth empowerment, katarungan, gender equality, klima at soberenya. Git ito ang ligtas at protektadong lugar para sa makabuluhang pakikilahok ng kabataan at susi para magbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga estudyante na siya makatutulong para sa nation building. Oras po natin, alas 4:27 ng hapon. Sa atin po na bang police report, mahigit 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa ikinasang offland galugad ng mga otoridad sa Maguindanao Avenue, Barangay New Lower Bicutan, Taguig City. Kinilala ang suspect na si Omi sa Salik na nakuhanan ng mahigit 300 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 2.3 milyong piso, isang sling bag at 5,000 pisong drug money. Nakatakdang sampahan ng mga suspect ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. IZ Balita. Nationwide. Balita sa ibang bansa. Patay ang 5 individual matapos ang isang gas explosion sa Lagos, Nigeria. Ayon kay National Emergency Management Official Ibrahim Farin Loy, kabilang sa mga nasawi sa pagsabog ang isang 10-taong gulang, 3 lalaki at isang babae. Hinala ng mga otoridad, sumiklab ang apoy nang sumabog ang isang silindro ng tangke ng gasol sa isang gas shop. Sa tala ng Lagos State Emergency Management Agency, natupok ang apoy ang 3 tindahan, 6 na kabahayan at humigit kumulang 12 sasakyan habang nailigtas naman ang nasa 10 individual. Dagdag pa ng ahensya, bubuo na ng komite na mag-iimbestiga sa nangyaring insidente. Sa sports! Gaganapin ang NBA preseason game sa United Arab Emirates sa susunod na taon ayon kay Deputy NBA Deputy Commissioner at Chief Operating Officer Mark Tatum. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isasagawa ang laro sa UAE. Dagdag pa ni Tatum, ang 2 exhibition games sa Abu Dhabi ay ang paraan ng NBA upang ipakita na lumalawak na ang larong basketball sa buong mundo. Unang naisakatuparan ng official overseas games noong 1978 matapos bumiyahe ng Washington Bullets sa Israel para makalaban ang Maccabi Tel Aviv team. Sa entertainment o trending news. Nag-alahay ni Lynn Diaz ang aktres na si Camille Prats matapos niyang buhatin ang 65 kilo o 65 kilogram ng barbell. Sa kanyang Instagram account, makikita ang video na simpleng binuhat ni Camille
ang barbell, ngunit napasigaw ito sa dulo dahil sa tuwa. Sinabi rin ni Pratt sa caption ng video na si Eric Tai o kilala bilang Eruption ang naging coach niya upang mabuhat ang 65 kilo ng barbell. Samantala, kinagiliwan at maraming na-inspired na netizens dahil sa very healthy at young-looking na katawan ng naturang aktres. At latest sa halaga ng piso, kontra dolyar. Oy, oy, oy! Mga nag-aabang na palitan ng piso laban sa dolyar ang ating halaga ng piso laban sa dolyar ngayon ay 50 pesos and 39 centavos. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. At sumayin niyo po ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito sa DWIC. May tonong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo sa komentaryo numero uno. Ako po ang inyong maging tagapagbalita, Moni Lagan, sa ngalan ng aking kapartner Mariao. Hanggang bukas, bye Philippines! God bless! Magandang hapon! IZ Balita! IZ Balita! Nationwide! Nationwide!